Magandang araw mga ka-BHTV. Andito naman po tayo sa programang Serbisyong Pangseguridad. And ngayon, ang makakausap po natin ay isang magiting na pulis pero babae siya. So siya po ay naging 2016 Metrobank 10th o kasama siya sa 10 na outstanding policeman dito po sa Pilipinas. Volunteer against crime and naging awardee siya sa Malacanang bilang outstanding law enforcer. Law enforcer, ayan. Ang dami-dami kasi niyang ano, accomplishment. And kasama din siya sa 2019 Young Men of the Philippines. Ang ating pong bisita ngayong araw ay walang iba, kundi si Police Lieutenant Fatima Ibias Lanuza. Yes, so good morning or good afternoon sa lahat ng viewers ng BHTV. And it's nice to be one of your guests dito sa inyong studio na napaka cozy ng place. In fact, kanina I was taking selfies and I was telling friends to do the same, you know, design sa loob ng mga rooms nila. Okay, so mamaya makikilala natin ang ating bisita, but before that, naging viral po siya, ano? Ang PNPN siya dahil po doon sa isang batang nagtitinda ng sitaw sa gilid ng kalsada. So nag-viral po ito. So andito po ang video, panoorin po natin. Sa panahon ng pandemya, nakunhain na mamati ang grabing sakit, pagtius asing kadifisilan sa buhay, sarong aki ang nakaagaw atensyon sa mga netizen. Siya si Angela Celebrado, ang aki na nag-viral matapos na mahiling na nagtsatsenda sa gilid gandalan. Sa edad kaini, di niya pinag-isip ang peligro sa buhay, mantang nasa isip kaini na makatabang sa saiyang mga magurang. Susuk kay Police Lieutenant Fatima Lanuza, kanpili PNP, pasiring sinda sa Kabuklodan, Banuaan, kanpili, kan maagihan kan sa iyang grupo, an aki na nagtsatsenda sa gilid kandalan. Pinagmarhay kaini na bakalon, an paninda kan aki ninhuli sa delikado sa lugar, aferapaman sa mayong mga harong, asin tibaad abuto nin banggi. Nagpa-follow up kami ng mga pensioner kasi may mga body silang mga active police na tutulong sa kanila para ma-process yung mga pensions. So, approaching dun sa may Binanuaanan, nakita nung driver namin, si Police Staff Sergeant Sir Don. Sabi niya, ma'am, may bata. Pero nakalampas na kami. Sabi ko, saan naman? Ma'am, dun, babae. Tapos binalikan namin. Pagbalik namin, umatras na nga lang kami kasi alanganin na eh. Tapos pagbalik namin, sabi ko, babae niyo, natanungin niyo muna kung bakit nandyan, bakit mag-isa. Kasi wala, kumbaga, uninhabited yung place kasi walang kabahay-bahay. Parang long streams lang siya ng road, tapos daanan lang talaga ng mga paakyat dun sa Kabuklodan or parting Binanuanan. Alagad, nagsayuman aki asin sinabing hahalaton niya ang sa iyang kuya na may binabakal. Sa istorya kanina, kan aki na si Angela, dahil niya pinagtugutan ang sa iyang aki na mag-iba sa iyang kuya. Dahil aram niya, na bawal ang mga kaakian sa luwas kanharong. Alaga di niya pinaghuna na maibapalan ang aki sa saiyang tugang. Mahibi-hibi ang ina kan mahiling ang kamugtakan kanseng aki na solo-solo nagbabantay kan tsyenda sa gilid kan tinampo. Nagpasalamat man ini sa mga pulis na nagtabang sa iyong mga aki na mabakal gabos ang panyandang gulay na sitaw. Senda po na nahiling sa aki ko. Nakulang pa salamat ko po sa inda. Nahiling inda si aki ko. Nainubos din kasi paninda. Ito nga ni... Talagang nakulang pa salamat ko po sa inda. Nakauli na sindang amay na magdawa nga ni Madurundiklum na sindang nakabalik dindi. Pero po nag-istorya talaga siya na mabuuton po daso pulis na kahiling sa iya. Pero ngayon man natakot ako. Taon ako ngayon. Dadako po na ako, dadaraho na ngayon ako kung sa inday mo na ngayon ako maiiling. Iyo po yan ang kapke. Nahirap po talaga kung maray sa iya. Dawarog ka ng akin, nanisalit-salit, pero ang isip niya po talaga, iba na. Mayong, siguro kung mayong man magurang na arog ka ni kasalit, papatindahon na sulo. Talaga pong nagkataon lang na. Dahil mapudangan ni aloy si kuya niya na naguli man, nagbalik man tulog sa iya. Kaya po sa mga pulis na kahiling sa iya, nakulang po salamat ko po sa indo.
Nag-istorya nga ni inubos na ngayon ni mama si Sita pero tinawanan po ngayon ako na pansira ta ngayon. Sabi ko, Lord, salamat po. Na may mga pulis pong mga araw kaya na talagang nakula ang puso ninda na magtabang sa kapwa, lalo na sa mga aki po. Kaya po nagpapasalamat ako sa inda. Tere Raula, BHTV News. Ayaw mo bang lumabas dahil natatakot ka sa COVID-19? Pero shopping is life? Negosyo ba ang hanap mo sa abot kayang kapital lamang? O kaya naman gusto mong mamili ng pansariling kagamitan? Tara na! Sa Oragon, Japan Auction House Online Bidding Facebook Group. Sumali lamang sa kanilang Facebook group at eksklusibo mo nang makikita ang kanilang items gaya ng quality ceramics from Japan, kitchenwares, tablewares, dining tables, cabinets, sala sets, toys, bags, shoes, beds at marami pang iba. Pwede mong personal na i-pick up ang items at kahit nasaan ka mang panig ng Pilipinas, don't worry dahil they ship items nationwide. Ano bang hinihintay mo? Sali na sa kanilang Facebook group, Oragon Japan Auction House Online Bidding. For more inquiries, i-like at i-message lamang ang kanilang Facebook page, Oragon Japan Auction House. Or just call or text 0919-075-2203. Pwede mo ring bisitahin ang kanilang warehouse for actual auction or nego days dahil every week, panibagong items din ang kanilang ipapakita. Oragon Japan Auction House, matatagpuan sa Benmar Building 2, Concepcion Grande, Naga City. Just here at Oragon Japan Auction House, your business is our concern! Tara na! Sa JJC Suds Laundry Services, wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Quarter Residences, Don Street, corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suds Laundry Services. Convenience at its best. Okay, yan po ang isang video ano na naging viral po ang Pili Municipal Police Station dahil po doon sa mga members ng PNP and kasama po ang ating bisita ngayon na bumili, pinakyo po yung sitaw ng isang batang nagtitinda sa gitna po ng pandemya. Na alam naman po natin na nahihirapan talaga ang mga Pilipino. Nahihirapan po dahil sa ang iba wala makain, ang iba napipilitan magtinda, and andito po ang PNP to support at tulungan po ang mga mamamayan. So, ang ating bisita po ngayong araw, walang iba kundi si Police Lieutenant Fatima Ibias Lanusa. Magandang umaga ulit, ma'am. Yes, Ate Teray. Good morning po and good morning again sa lahat ng viewers ng BHTV. So, okay, ma'am. Since babae ka, pag-uusapan po natin ang mga usaping pambabae. So, ang dami po, ma'am, naguguluhan about po dito sa Republic Act 9262. Okay. So, ano po ba ito? Ano ang saklaw ng law na ito? Okay, basically yung RA 9262 or otherwise known or commonly known as the VAWSI or the Violence Against Women and Children, this protects the right of the women and the children. Bakit may bata? Na in fact, meron naman tayong RA 7610 or yung sa child protection. Ano? Kasi po,
Sa RA 9262, pinag-uusapan dito yung karapatan mo bilang babae, maging kasal ka man o hindi dun sa partner mo, current partner, previous partner mo. Okay po. Bakit kasi nabing current partner or previous partner? Even kasi hindi na kayo magkasama nung partner mo, and yet he committed yung limang kinds of abuses which will be discussed later on, pwede mo pa rin siyang kasuhan. Bakit? Onset on the date na nag-commit ng crime. For instance, today is August 27, right? 1 o'clock in the afternoon, halimbawa. Sinampal niya ka, ikaw kanina, and then inulit niya ulit ng mga 3 in the afternoon, sinipa ka naman niya, mga 4 in the afternoon, minura ka niya. So that has become repeated violence. Bakit importante yung repeated? Pag one time pa lang kasi, I don't know kung siguro hindi naman ganun ka-intense or hindi ganun yung gravity ng offense. Pero ang hinihingi kasi ni 9262 is repeated violence. Ibig sabihin, inuulit, paulit-ulit na violence. So, alin yung mga violence na ito? Pag yung babae kasi nasaktan, okay, may anak ka, nakikita ng anak mo yung ginawa sa inyong partner mo. So, it's like, sinipa ka, nakita, sinuntok ka, nakita, binugbog ka, nakita ng anak mo. Indirectly and impliedly, yung anak mo nasasaktan mo rin. Bakit? Kasi nakikita niya. Okay, so doon magpo-fall yung violence against women and children. Kasi may fear na nai-inculcate doon sa isip at utak nung murang edad at murang isipan ng bata. So kaya nakakadama yung violence against women and children. Saan pa papasok ngayon yung children? Yung babae, kasal ka man o hindi, kapag naanakan ka, obligado yung tatay na mag-support sa'yo financially from the time na nag-conceive ka up to the time na nakapanganak ka, and before mag 18 years old yung bata, obligado kang suportahan yun. Kahit hindi nakapangalan, hindi nakapilido? Kahit hindi naka-acknowledge. Okay. Kasi ang laban ng babae is, pwede niyang isubject yung bata for DNA test. Okay, in the event that the results yield positive, pwede pong humingi ng reimbursement, kumbaga, dun sa nag-gastos for the DNA test. But, onset ng pag-claim ng paternity, yung babae muna ang magbabayad ng DNA. Okay, should it yield positive, sakalang siya ihingi ng pambayad dun sa lalaki, plus kasama yung mga ginastos niya. From the check-up, prenatal check-up, postnatal check-up, sa panganganak, sa gatas, pagpapaaral, lahat yun. Pwede niyang i-collect galing dun sa father ng baby. Okay, so, dun nagkakaroon ng children dun sa violence against women and children. Because this child was born because of the dating relationship perhaps nung couple, nung babae at nung lalaki. Regardless kung kasal sila o hindi. Regardless kung may asawa ka and yet nagkaroon ka ng other girl. Mm-hmm. Okay, tapos naanakan mo yung other girl mo, obligado ka pa rin na suportahan yung bata doon. Okay? Alam natin na mali, pero let us be a warning sa mga gentlemen natin na hindi ibig sabihin na may asawa ka, tatakasan mo yung naanakan mong isa pa. Because may obligation ka dun sa bata. Sa bata. And because nagkaroon ka ng dating relationship, kahit married ka, pwede kang kasuhan ng asawa mo for an offense sa RPC, sa Revised Penal Code, pwede ka pang kasuhan ng other girl mo or ng third party on special laws, and that is RA 9262. Kung sakasakali naman na yung asawa mo, nasaktan din, sleepless night, it gives her anxiety, pwede ka rin yung kasuhan ng RA 9262. Yung tinatawag natin, ma'am, na emotional abuse. Emotional abuse, pasok yun. Kasi we have physical abuse. So that is any physical inflicted harm, sinuntok ka, sinipat, nadyakan, sinabunutan. So physical harm yun, ha, may lumampi sa'yo. Any parts of your body, that's physical abuse. Physical abuse. We also have psychological abuse. Pag sinabi natin, ma'am, na psychological abuse, para po doon sa mga nanonood sa atin ng mga kababaihan, na hindi pala nila alam na abuse na sila. Yes. Ano po ba ang tinatawag nating abuse na yon? Actually, sa psychological abuse, hinihingian niya ng clinical abstract or ng certain na psychologist. So normally, here in Kamsur, we refer sa Kadlan. Okay. Dapat may certification sa Kadlan or any psychologist that indeed, this woman has been suffering psychological abuse or meron na siyang battered women syndrome na inaapod. Okay. Ano po? So it is very important and material na lahat ng klase ng abuses, be it physical, emotional, psychological, sexual, and economic abuse, recorded. So kung takot kayong pumunta ng police station, you yourself make your own diary.
pag ready na kayo, you submit it sa barangay official. May barangay secretary dyan, may women's desk dyan, that will cater your complaint exclusively na kayong dalawa lang. Not even the barangay captain pi pwedeng nakialam. Kayong dalawa lang talaga ng taga women's and children. So, in that event, on that note, anong kagandahan nito? In the event na hindi mo na kaya yung abuse, binubugbog ka, ina-abuse ka, sexually abuse ka, minumura ka in front of public, pag-uwi sa bahay, hinampas ka, napatay mo yung asawa mo. There could be chance na because dun sa mga repeated abuses that has been put into record, you will be exempted from that liability. Bakit? Oh. Kasi mayroon kang tinatawag na battered women syndrome in the event na mag-certify yung psychologist that indeed, nagawa mo lang yun because grabe na si abuse and that's your only way of saving yourself. So it means to say, halimbawa, since from the start, inabuso ka physically, emotionally, psychologically, then there comes a time na parang hindi mo na kaya, nagdilim na yung paningin, yes, napatay yung partner niya or kalibin or asawa, yun ba ay magiging excusable sa law kasi nga doon sa syndrome? Yes, kanyang... because may syndrome ka. Okay. So, ang penalty lang sa babae is destiero. Hindi ka lang pwedeng lumapit, okay? Mm-hmm. For instance, dun sa family, to where your husband resides, mm-hmm, meron ka lang na certain meters na hindi ka pwedeng lumapit dun sa place na ita talaga ngayon ng court. Okay. So, malaking arma siya para sa mga babae for you to really manifest such self-defense na tinatawag natin or such battered women syndrome na tinatawag natin as our armor laban sa mga abusive partners natin, respective partners. Because, di ba, sabi ko nga ni Kayan, yung pag-aasawa kasi, hindi naman talaga siya mahirap, ano? Mm-mm. Ikaw, may asawa ka na rin, di ba? I am also married. Pero habang tumatagal, lalong naghihirap. Habang naghahalip, pasakit sa nang pasakit. Bakit? Kasi, pag nagliligawan pa lang, he will give you both heaven and earth, yeah, di ba? Ibibigay the moon and the stars, ibibigay niya sa'yo. Lahat ng pangako ibibigay sa'yo. All those sweet thoughts, memories, may mga pakikik pa yan, pasana sana all pa yan, lahat yan ibibigay. But let us not be hypocrite, ano? Tanggapin na natin, maging babae ka man, maging lalaki ka man, along the course of the relationship, pag magkasama na kayo, okay? Malalaman mo na yung hindi magandang attitude ng bawat isa. How does this certain person react towards certain things kapag stressed siya? Okay? Paano ba niya i-deal yung ganitong sitwasyon kapag ganito rin yung sitwasyon niya? Diba? So, dun mo na makikita. Sa inot lang talaga, sa una lang talaga mahirap ang pag-aasawa. Pero habang tumatagal, lalo yan nahihirap kapag hindi mo kayang i-mend yung differences niyong dalawa. Maybe cultural difference pwede, traditions, pwede maging factors. So, importante na you guys get to know each other first. Ano? Do not hurry love. Sa kung kamo talaga kayan, kamo kayan. Sa ilang taon ko ba? Like, 11 years as a Women and Children Protection Desk officer, marami na akong na-encounter. Mayroon dyan na nagpapakulong ka because galit ka sa asawa mo. And then 5 in the morning, nandun na sa kulungan, makikiusap naman palabasin mo na kasi palabasin. Walang magtatrabaho sa amin. Mayroon dyan na pinakulong yung asawa ng 2 in the morning, 2:30 nandyan, may daladalang katol. Diba? Because minsan, pag nagpa-responde yung babae, outburst lang ng emotion. Kasi ganit lang siya, ikaw lang na ngayon. Ayoko na ngayon makalabas yan. But in the end, kapag pinaliwanag mo na yung mga repercussions, may iisip niya na, ay, hindi pala mam makakalabas yan. Ay, pirang taon po yan, ma'am. So, nandun na. Nandun na yung kumbaga haphazard na sandang mag-fail ng case because of the worry na baka hindi makalabas yung asawa nila and no one to support them. Okay. Doon papasok yung economic abuse natin. Ano? So, we have tackled physical abuse. We have psychological abuse. By the way, sa psychological abuse, yan yung abuses where yung lalaki dinidimin yung babae. So ngayon, pangit-pangit mo na ganyan. Ang baho-baho mo, pinapahiya sa crowd. Okay? Pwede rin na, halimbawa, ikaw, may regalo si husband mo sa iyong bag, o si lola mo sa iyong bag, or si mama mo. It's a heirloom. Matagal na siyang bag. Mga 19 forgotten pa yung bag. Nag-away kayo ni Mr. Mo, napanood niya tong BHTV. Sabi niya ni Ma'am Pati, mabisit na ini. Di na pwedeng saktan si Ate Tere. Si bag ang pinag-initan. Pwede po siyang maglog sa psychological abuse. Okay. Kasi di ba nga yung ball pen, pag nawawala, may emotional attachment tayo eh. Yung attachment mo dun sa gamit.
Even yung pet mo, halimbawa, paglaog niya ni husband mo, galit sa'yo, di ba? Di niya pwedeng kulugan, di, hindi ka pwedeng saktan, hindi ka pwedeng pagsalitaan, hindi ka pwedeng pili na makipagtal, hindi ka pwedeng murahin. Ang ginawa ni husband mo, sinuntok si wall. Pak! Pag suntok ni husband kang wall mo, may butike. Sabi kang butike, tapos, may declare mo na pet ko yan. Di ba? Pwede siyang maglaog psychological abuse. Okay. So, I am saying things in exaggeration. Bakit? Yung aso mo, kapag alaga mo, oh, sorry, touch that story. Okay, I know you've been through, you've been through some sort of emotional distress lately. So, yung alaga mong aso, galit siya, pinalo niya, and it died eventually. Pwede yung pumasok ng psychological abuse. Okay, ma'am, yung ano ang pagkakaiba nitong psychological abuse saka emotional abuse? Kasi parang meron silang, ang tawag doon, parang meron silang pagkakaparehas. Uh-oh. Pero, ano ba ang extent ng abuse na masasabi nating psychological and emotional abuse lang? Yung emotional abuse kasi slash psychological abuse na siya. Because okay, if you keep on thinking about how things are going on, halimbawa, ma'am, si Agum kaya ngayon nag-CR. What's wrong? Bit-bit ngayon, ma'am, sa extension. Then what's wrong again? Ikaw man kaya ngayon, ma'am, may dradaran charger. Ngayon naguhuyum-huyum. Ito, ngirit-ngirit habang nag-scroll. Mm-hmm. So that's way, in that way, I mean, na-torture na yung utak mo. Oh, okay. Bakit siya nakangiti, nasa CR? Bakit bit-bit niya yung extension? For several nights, hindi ka na makatulog. Mm-hmm. Doon papasok yung psychological abuse or emotional abuse. So, ang ibig sabihin natin, ma'am, is ano sila? Almost connected. Almost same. Siguro meron lang hairline na difference mm-hmm. that can be identified or I think differentiated by the professionals. Mm-hmm. So, sila na yung bahalang magbigay ng recommendation kung ito ba is psychological or emotional abuse. Okay. Ano po? We also have, eto, sexual abuse. So, sa mga lalaki po, ano, sir, bawal pong pilitin kaming mga babae. Kahit kasal. Di ba, ma'am, ganito, para sa lighter side, obligasyon daw ng ng asawa na pagbigyan si mister kasi nga, kaya pinakasalan kasi andyan yung obligasyon mo, morally, yes, andyan. Calculate, yan. Tapos, kasi yung sex talagang, hindi naman pwedeng wala yan. Oo. So, may mga babae po na napipilitan ng pagbigyan si mister, kasi nga kung hindi, pwedeng maghanap daw ng iba or pwedeng saktan. Okay. So, paano ito man papasok doon sa 9262, yung pagpilit? Two grounds, ano po, two things. Kapag kasal ka sa asawa mo, pinilit mo yung asawa mo, and then she say no, maging asawa mo yan ay hindi. No means no, okay? Kapag pinilit mo siya, pwede kang kasuhan for marital rape. Oh. Diba? How can you be forgiven? By condemnation. So, pag nakipag-sex sa'yo ulit si Mrs. na hindi mo na pinilit at magaan na sa loob niya, condone ka na. Ibig sabihin na patawad ka na. Patawad. But if not, pwede kanyang kasuhan for marital rape. Saan nangyayari yung marital rape? Si Mrs. kakapanganak pa lang. Okay, say nga, 5 days pa lang. Mm-hmm. Yung sabi nga ni Ken sa mga joke, ano, hindi pa daw kita yung piso dun sa ihi. Sa ihi. So, sabihin, malabo pa, may bloody substance pa yan, mm-hmm. or may water something pa yan, may yellowish substance pa. Hindi pa talaga ready makipag-copulate si Mrs. And yet, pinilit mo, pwede po siyang pumasok sa marital rape. Ano yung isang klase? Rape itself. Kapag hindi kasal, pwede pong kasuhan ng rape. Kapag mag-boyfriend and girlfriend pa lang. Even if nag-manifest yung babae na sumama doon sa kwarto. And then, ang usapan yung mag-boyfriend, let's just sleep over because it's way too late for us to go home and yet pinilit mo, rape po yun. Saan pa papasok yung sexual abuse na hindi papasok sa rape? It was number 7 doon sa PowerPoint presentation ko to where women normally volunteer or give themselves voluntarily and submit themselves voluntarily sa sex if they really love their partner. Mm-hmm. However, there are instances na hindi pwedeng pilitin ang babae sa pakikipagtalik. What instance? Pipilitin mo yung babaeng gumawa ng compromising position na hindi naman niya kaya. Oh. Okay, itong garo nag-walling na ka mo dyan, biribid na ang lawas ni Mrs. Tirikoon na, turuan na. Nadain mo na maintindihan kung anong shape kung body ni partner mo. Pwedeng mag-refuse si Mrs. of doing so. So, but sabihon, maski kumbaga yaon, love mo, pero ang pinapagibo sa imo, day mo na masikmura. Yes, that's yun. It. Okay, there are guys na ang perversion begins with
forcing women to watch videos na bastos, mga pornographic movies. Then ipapagibo. Ipapagawa. There are extreme sexual desire na hindi kaya ng babae, ng partner o ni misses. Like for instance, different styles, different perversion, or different, kumbaga, lewd desire na meron yung lalaki. Because they will not really be contented sa kung anong meron because of this pornographic materials. Kumbaga, itong yung simple na pagtatalik ng isang mag-asawa, pag yes. kung ano-ano nang ginawa, ano-ano nang ginamit. Na hindi naman kaya at hindi na kaya. Gusto. Nasasaktan na yung babae, yes. pwede na siyang mag-refuse. Refuse. And if ever pinilit pa, pwede pong kasuhan ng rape right. or ng kapit ng marital rape. I mean. Okay. So, pwedeng pumasok doon. Eto naman, ito ang funny dyan. Hmm. Yung mga lalaki, hindi pa pwedeng magpapilit. What do I mean? There came a point in time na nasa office ako. Okay. May 2 o'clock in the morning, somebody knocked at my door. Mom, sabi ko, yes po, mom, ano po? Amoy cream silk siya, amoy safeguard, amoy Colgate. That's 2 in the morning, anong tereya. Sabi ko, yes po, si Agum kaya, ano po si Agum mo? I was worried, sabi ko, what happened? Si Agum kaya, mom, nakadalawa na. Kusa man kaya, mom, si Agum mo, halit na nga ni po, mom, na ano po si Agum mo? Si Agum kaya, mom, pantulong bagina po. Anong trabaho ni Agum? Nagdodor-dodor daa. Okay. So, siguro pagalman, kakasakaka, kabayo okay. sa motor, mm-hmm. siya naghahalat ng kota. Ah, dahil yung kinalabit? Dahil. Dahil siya na pagbigyan ni mister. So, nag-complain. Nag-complain. So, pwede? Pwede because yung mentality ng babae was, ma'am, may bata na ngayon. Kadain na nga na yung basa ngayon, ako lang bingon. So, pwedeng magkaroon ng psychological, again, abuse sa utak ng babae kapag hindi mo na pinapansin, hindi mo na kinakausap, o kahit karin yung wala na lamang. Yung bigla na lang nanlamig. Nanlamig, yes. Uso yan, papasko na bati. So, ano ang naging, ano ko nun, ma'am, kung magre-reklamo ang misis, meron ba siyang karapatang magreklamo? Yes, yes. Meron siyang karapatang magreklamo. In fact, blinatter ko yan. Mister, huwag kayong magagalit sa mga Women and Children Protection Desk Officer because kami po ang trabaho namin, pakinggan yung mga hinaing ng mga asawa nyo. Okay? So, kung yan man po nagreklamo, ang trabaho po namin i-record yan because yung bladder po is self-serving. Kung ano pong sinabi ng asawa nyo, i-record lang po namin yan. So, in the event po na po gusto nyong i-contest, at in the event naman na gustong i-push ni Mrs. yung kaso, ma-fail po kami ng kaso because trabaho namin mag-fail. Teka ma'am, naiintriga ako. Anong ikaso ni Mrs. doon sa mister na ayaw? Psychological abuse because three days na daa. You mean to say, pag tumanggi pa lang mister ng sex sa Mrs. niya ng ilang ulit na parang nanlamig na, and pwede torture na sa utak ng babae kasi psychological abuse. Psychological, ma'am, hindi na po ngayon ako nakakakain kasi ganun. Sige yung isip ko, ma'am, kasi hindi ko mam alam, wala na akong panlasa. Wala man siguro siyang COVID, pero wala na daw siyang panlasa, wala nang ganang kumain, nawala nang gana sa life. So parang nagkaroon ng depression, kasi parang 3 days na datang ganun. 3 days lang? 3 days, ganun siya in need. May kinat-question, di ba? Individual differences. Sa atin, okay lang kahit ilang buwan, ilang taon. Ano? Pwede ka. Okay, so mambalikan natin, na-discuss natin about sa Republic Act 9262, and alam natin kung saan papasok yung children doon. Ito ma'am na 7610, ano ba ang pagkakaiba nito sa 9262? Okay, yung sa RA 7610 kasi, this is just mere protection of the children alone. So that is below 18 years old. Yung ibang minor. Minor. Yung ibang connotation is 18 and below. No, below 18. Iba po yung 18 and below, iba yung below 18. Kasi pag sinabing 18, kasama yung 18. Pero pag so, below 18, 17 down. 17, okay, diba? 17 pababa. And those who are 18 and above, pero yung mental capacity nila is that of a child. So yung may mga special needs na tinatawag natin. So ito, kahit ma'am sa hindi yung hindi umabuso. Yes. Hindi niya kaano-ano. Ah, pwedeng pumasok. Pero dun sa 9262, affected yung bata because ang abuser natin is father. Okay. Or stepfather maybe because anak siya ng mama niya sa first partner. How about tito or lolo doon sa 9262? Ang 9262, tandaan po natin, dapat yes, mayroong dating and sexual relationship. Okay. So hindi pa pwedeng yung magkapit bahay because this normally happens sa mga barangay ha. Ma'am, kasuhan mo ngayon si paring ganito, bakas ngayon. 9262 kasi ngayon, nagsunog ngayon ng
ito na, nang leaves daw, tinamaan yung mga linas ilampay niya, tapos pinagalitan yung anak niya. Kasuhan daw ng 926 to. Huwag niyo po kami tuturuan kung anong ikakasa because sa tagal po namin sa Women and Children Protection Desk, kami po yung napapagalitan kapag mali yung kinakasa namin. So, ingat na ingat na ingat din po kami. Tandaan natin, ang RA 926 to dapat po may dating and sexual relationship. Mayroon kayong pagkakaunawaan, nagsasama kayo for some time at nagtatalik po kayo for some time. Okay? Ito yung 9262. Yan yung 9262. Ang 7610 naman, wala kayong relasyon or meron kayong relasyon, pwedeng pumasok ng 7610. Basta sinaktan mo yung bata below intentionally. Below 18. Below 18 or 18 and above, pero the mental capacity is that of a minor. A minor. Okay? Ang 7610 po, importanting element is that the offense is committed directly towards the minor. So, hindi pwedeng pamangkin mo, tas ikaw, may nakasalubong kayong lalaki, bigla ka na lang na binato, tapos yung bata ngayon nadapa because tinakbo mo. Mm-mm. Kakasuhan mo ngayon ng 7-16 yung lalaki because binato ka, kaya nadapa yung bata. Hindi. Dapat, yung offense was committed directly duman sa ate. Sa baby. Minor. Sa minor. Oo. Siya mismo yung binato, siya mismo yung sinipa, siya mismo yung minura. Another instance was that sa bahay, yung may kaaway ka, okay? Pumasok sa bahay mo, minura ka, ikaw nga niyang visit ka, walang hiya ka, magnanakaw ka, tapos kakasuhan mo ng 7610 because nandun yung anak mo, hindi po yun pwede. Dapat directly doon sa bata yung offense na kinumit, directly yung bata mismo yung minumura, directly yung bata mismo yung dinidimin. Yun yung 7610, yun yung difference ng dalawa. Oh, so at least malinaw po sa ating mga sa mga nanonood kasi nga kahit sino nalalabuan doon sa 9262 and 7610. So magandang explanation po ito ma'am para maintindihan ng publiko kung ano ba talaga saan papasok yung pang-aabuso sa 9262 ba or sa 7610. Dito naman tayo ma'am sa WCPD. Ano bang mga kaso ang pwedeng idulog dito? Anong klaseng pang-aabuso ang idulog dito? Totoo ba na mga babae lang daw ang pwedeng i-accommodate ng WCPD? Okay, sa Women and Children Protection Desk, most normally and most commonly, ang kinikater namin na client are those women that are abused. So, 9262 basically. Mm-hmm. Also, kapag po 7610 or bata yung biktima. Yung biktima po ha, kasi meron tayong RA 9344 to where yung Juvenile Delinquent Act, bata po ngayon yung nag-commit ng offense. So, pag bata yung nag-commit ng offense, a-assist lang po namin yung bata na mabigyan ng discernment ng DSWD. Ma-turn over namin sa DSWD in not more than 8 hours, 8 or 7 hours like that. Hanggang dun lang. Yung pag-file ng kaso, ang ma-file ng kaso niyan, yung regular investigator. Ang trabaho lang ng WCPD, ma-assist yung bata, make it sure na may guardian niyan, make it sure na mayroon yung DSWD with that certain span of time, tapos may turn over namin sa DSWD. So basically, sa Women and Children Protection Desk, ang nasa amin lang po is RA 9262 plus yung RA 7610. Pero, for humanitarian consideration, we also cater cases that are sensational. So, pag sinabi natin, ma'am, cases na sensational, ano po ito? Yung medyo mahihiya yung babae because okay, yung asawa niya is ganito, nakipagtalik sa ganyan. At some point, si Mr. ngayon yung nag-complain because yung asawa niya yung pinaka-isa sa pinakamahirap pong kasong na encounter before, I think siguro mga 6 years or 5 years ago, nag-complain sa akin yung lalaki because yung asawa niya sumama sa tomboy. So, pinasok ko rin naman yun dun sa pink blotter book namin because nahihiya nga si tatay. So, for that is only again for humanitarian consideration. Okay. And please, sa ating mga elected officials because there has been also instance na nag-i-insist kayo sa amin na bakit hindi kayo na-inform na may ganitong klaseng incident sa police station sa office namin. Okay. Because po ang WCPD, just like po sa barangay, they are treated with utmost confidentiality. Not even the COP, pwedeng tumingin dun sa blotter namin. Bawal po. Okay, ma'am. Ganito na lang. Halimbawa, may pangyayaring nakakahiya. Hindi na dumirect. Halimbawa, ako, ma'am.
hindi na ako dumirekta sa barangay. Okay. Sa WCP din na okay po ba yun? Or babalik, kailangan pa sa barangay magparapol? Okay. On the ground of RA 9262, kapag yung babae takot na sa barangay because makakalagkad, pwedeng dumirekta sa police station. Mm-hmm. However, should the girl or the victim decide na maghingi ng barangay protection order, ibabalik namin yan kay kapitan para sa kapitan ang mag-issue ng barangay protection order at hindi pwedeng lapitan nung lalaki for 15 days. So, 15 araw lang po yan ha, bawal lumapit, bawal mag-stalk, bawal sumunod. Si kapitan ngayon gagawa ng 4 na kopya ng barangay protection order. Isa po dun sa lalaki, isa sa babae, isa kopya ng barangay, isa kopya ng pulis. Bakit? In the event po yung lalaki, violate yung barangay protection order, may copy si pulis, pwedeng hulihin ni pulis. Okay, yun po yun. Pwede siyang hulihin for the violation ng barangay protection order. And habang in control yung barangay protection order, pwede ngayong lumapit yung victim na babae sa regional trial court kasi wala tayong family court dito eh. So in the absence ng family court, meron tayong regional trial court, pwede siyang lumapit doon for temporary protection order which has a validity of 30 days and that is extendable. So na-extend pa hanggat hindi pa dumarating yung tinatawag na permanent protection order. Okay. So, balikan natin ma'am. Halimbawa, kasi ang usapan natin siyempre security na ating kapwa, lalo ng mga babae at mga bata. Kasi pasok to sa 9262 and 7610. Halimbawa ma'am, pwede bang mag-arrest ang civilian na nakakita ng pang-aabuso? Halimbawa, nakita nung kapitbahay yung tatay na grabing pagpalo sa kanyang minor na anak. Pwede ba na makialam yung kapitbahay? Kasi minsan sinasabi, ay, huwag kang makialam kasi anak ko to. Yes, yes, yes po. Ma'am Tere, gone are the days ng mga defense na huwag niyong pakialaman kasi away mag-asawa to. In fact, sa RA 9262, pwede po kayong makulong. Fall for failure na mag-assist sa nangangaipo. Doon po sa nangangailangan ng tulong. For failure na hindi mag-abot ng tulong sa nangangailangan. Especially, okay? If ang at risk na po is the life and limb of the women and the children inside the house to where the domestic violence is currently happening. Pero syempre, ingat pa din po tayo sa pagtulong. Please watch out also for yourselves and the ground of self-preservation. Kasi baka ikaw naman ang mabalik. Yes, yes, yes. Isa pa ma'am, minsan viral yung mga video na nabivideohan nila yung pang-aabuso sa bata. May pananagutan ba itong nabivideo na sa halip na tulungan yung naabusong bata ay mas inuna pa niya ang pagkuha ng video? Well, this has been very common lately. Ano? Pero po kasi hindi naman natin masisisi yung nag-video because baka takot, sabi ko nga ni, diba, on the ground of self-preservation, baka takot lang din naman yung nag-video. Kaya hindi siya makalapit. And the least he can do is to take footage of what is happening and later on ibigay sa mga kinauukulan kung sakasakaling may dumating ng tulong or at least na makatulong man lang yun para mabigyan ng justisya yung ginawa din sa bata. Pero we highly discourage this kind of act. Ano, kung maaari po, hindi lang sa pang-aabuso sa mga bata, even sa mga accident, mas nauuna kasing mag-video kaysa tumulong. So kung pwede man lang na mag-extend tayo ng help, I think that will be better. Even though it is uncalled for, pero mas masarap siguro yung pakiramdam na makatulong tayo kaysa magpasikat at some point. Okay. So, ito na lang ma'am. Nagre-reklamo din kasi yung mga kalalakihan, although ang topic natin, girl power tayo. Bakit naman anya, Ma'am Tere, ano lang, mga babae lang. WCPD lang, walang MCPD? Wala bang men and children protection? Wala daw. Wala, because walang lalaki nagpapaabot ng abuse. Okay, paano ba nagkaroon ng RA 9262? There are numerous cases of women that's being abused by their respective partners. Kaya po nabuo yung 9262. Oh. And because women are weak, biologically, hindi natin kayang makipagsabayan, makipagbubugan, makipagjumbagan sa mga lalaki. So, ang panlaban natin is pen, which is mightier, di ba? Yeah. So, mga lalaki naman, mayroon din po kayong karapatan, believe me or not. Hindi ko alam kung i-edit out to, ha? Bilangin natin. Sa revised penal code po, may karapatan kayo. Kung binugbog kayo, please file a case. A slight physical injury or physical injury. Diba? Mm-hmm. Pangalawa, karapatan ng mga lalaki. Pag hinuli kayo, sir, may karapatan kayong manahimik. For violation ng 9262, may karapatan kayong kumuha ng sariling abogado. May karapatan kayong
mag-request ng gusto niyong abogado, may karapatan kayong magpiyansa. Oh, mayroon silang five rights. Five rights? If that is upon arrest, pag naaresto kayo, may karapatan na raman kayo manahimik, kumuha ng lawyer, ganun, magpiyansa. Kasi daw, ma'am, kadalasan, ang reklamo din ng mga lalaki na, actually, i-kwento ko, pero i-short ko lang, i-brief lang. Nag-cover ako noon sa isang headquarters, hindi ko na i-mention kung saan ang lugar, kasi nakakaya din sa part ng lalaki. Sa pili, may ganyan din. Takbo siya, magpa-record, kasi yung asawa ko, ano yung asawa ko? Di, ang nasa isip nung sa desk officer, dalhin doon sa WCPD kasi ang akala niya, babae, ang asawa niya, inaabuso. Di, pagdating doon sa opisina, nakiusyoso din ako, pero alam ko naman yung dos and don, so hindi pwede. Nakiusyoso lang ako, ang sabi, kasi ma'am, pinangkalan niya kung ano. Binatukan siya. Sinaktan siya ng helmet ng misis niya kasi may inuutos daw sa kanya si misis niya na nakalimutan niya. So, ang sabi naman ng sa WCPD, ay doon po sa labas ang blatter niya. Sa baba. Sabi niya, eh bakit ganun? Mahihiya ako kasi mababalita daw siya na. So, yun so, ang sentimento. Kung hindi nahihiya ang babaeng magpaabot ng pangangailangan ng batas na maaaring mag-protect sa kanila, men, we also encourage our gentlemen. Mm-hmm. Okay, ipaabot nyo rin po na kayo abused na. Wala namang masamang magpaabot na inaabuso kayo, okay? There are some men in uniform na kinakansawan na, uy, bakit takot ka sa asawa mo? Ang sinasabi lang ng mga kabaro natin dyan is that hindi kami takot. Mahal at respeto lang yung binibigay namin sa asawa namin. Kaya hindi kami gumagawa ng bagay na ikakasama ng loob nila. Pero at some point, siguro may mga lalaki talagang sobrang bait to the end level. Parang yung ating manager dito, Sir Anel. Mayroon din naman mga babaeng super maldita na at some point, wag po kayong mahiyang magpa-record. Because nga, on the serious note, mayroon din naman kayong karapatan. Pareho nun, binatukan ng helmet. Kasuhan niya yung asawa niya, slight physical injury. Kung wala man siyang bukol, nasaktan lang siya, pwede naman. Dito man sa ano? Dumugo ng black eye. O, pwede. Mm-hmm. Pwede slight physical injury. If it is naman, gagaling siya within 6 days, mm-hmm. slight physical injury lang yan. Kung maatim niyang kasuhan. Si misis niya. Problema, parang mahal na mahal niya, papatawarin nila. Okay. Buti nga ngayon na amend na ha, sa 10 and 5 buwan na amend na yung penalty. Dati, ang penalty ng 9262, kapag yung babaeng kapartner mo, asawa mo, ex-girlfriend mo, or girlfriend mo, sinaktan mo, pwede kang makulong ng 20 to 25 years. Wala. Makinig ha? Tapos yung penalty or fine is 200,000 to 300,000 pesos. Mm-hmm. Pero kapag yung babae, sinaktan mo yung lalaki, di ba, binatukan ng helmet, ganyan, kung sa babae 200,000, sa lalaki, babae ang nanakit sa lalaki, sa old na batas, 200 pesos. Ganyan lang siya, ganyan lang, 200 pesos. Kaya lang. Naman pala, plus, di ba, parolable, ang tawag dito, probationable pa. So, hindi ka naman nakukulong sa labas ka lang magsiserve ng sentence mo. So, ganun po ka-unfair yung batas. Kaya nga, Ma'am Terry, siguro, panawagan na lang natin. Ano sa mga lalaki? Mahalin natin yung mga partner natin. Yung para mga, hindi tayo saktan. Yung mga technical team sa likod, ha, sir? Mahalin yung mga partner natin kasi mas masarap pakinggan na hindi ko sasaktan yung asawa ko. Hindi ko bibigyan ng sakit ng ulo yung asawa ko. Kasi asawa ko yan, pinakasalan ko yan, kasi mahal ko yan. Okay, so, ang pangit pakinggan na, hindi ko sasaktan yung asawa ko kasi ayaw kong makasuhan. Diba? Ang pangit pwede, na. Pangit, I prefer the first line. Yan. Yes. Okay. So, ma'am, since lang tayong oras, baka meron akong hindi na itanong sa inyo na gusto niyo pong i-share sa ating mga manunood. Please go ahead. Okay. Dun pala sa RA 926276 and saka sa lahat ng klase ng offense, please feel free to report these kind of abuses. Please do not hesitate also to seek guidance and assistance. Bakit? Libre po ito. Normally, kapag rape 926276, they just let the slip away. Bakit? Wala po kaming pera, ma'am. Libre po ito, libre ang magpa-blatter, libre ang pag-file ng kaso. Meron po tayong lawyers na libre din. Ang kailangan nyo lang gastusin, pamasahe siguro. Pero kung mababait yung mga pulis, like sa pili, dine-provide namin yun ng transportation. Iriga also, Minalabak, Gainsa, and some other. Naga also. Ang alam ko, pinoprovide nila ng mobile. And yung barangay mismo ang nag-a-assist. So sa mga babae naman, hindi ibig sabihin meron tayong RA 926 to or DeVauci, aabusuhin na po natin.
Let us use this law para maprotektahan tayo, but never use this to our own advantage, taking advantage of this law para po masakal naman yung mga mister natin. Thank you and good morning. Okay, thank you very much. And po ang ating bisita ngayong araw, si Police Lieutenant Fatima Ibias Lanuza. Naliwanagan po tayo about po Republic Act 9262 and Republic Act 7610 and ang function ng WCPD. To tatandaan po natin, babae man tayo, mahina man tayo, pero may laban tayo. Magbabalik po kami sa mga susunod na araw dito po sa programang Serbisyong Pangseguridad. Ayaw mo bang lumabas dahil natatakot ka sa COVID-19? Pero shopping is life? Negosyo ba ang hanap mo sa abot-kayang kapital lamang? O kaya naman gusto mong mamili ng pansariling kagamitan? Tara na! Sa Oragon Japan Auction House Online Bidding Facebook Group. Sumali lamang sa kanilang Facebook group at eksklusibo mo nang makikita ang kanilang items gaya ng quality ceramics from Japan, kitchenwares, tablewares, dining tables, cabinets, sala sets, toys, bags, shoes, beds at marami pang iba. Pwede mong personal na i-pick up ang items at kahit nasaan ka mang panig ng Pilipinas, don't worry dahil they ship items nationwide. Ano bang hinihintay mo? Sali na sa kanilang Facebook group, Oragon Japan Auction House Online Bidding. For more inquiries, i-like at i-message lamang ang kanilang Facebook page, Oragon Japan Auction House. Or just call or text 0919-075-2203. Pwede mo rin bisitahin ang kanilang warehouse for actual auction or nego days dahil every week, panibagong items din ang kanilang ipapakita. Oragon Japan Auction House, matatagpuan sa Benmar Building 2, Concepcion Grande, Naga City. Just here at Oragon Japan Auction House, your business is our concern! Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, Corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suds Laundry Services. Convenience at its best.